So ayan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So ang gagawin natin ngayon ay isa uling sharp friendly series 2. Bali yung trouble nito ay common sa ganitong klaseng TV, ganitong model. Although common siya, pagka baguhan ka talaga mahirapan ka dito sa ganitong klaseng trouble. Bali yung trouble niya, ayan, saksak ko muna. Yan, naka red light naman siya. Kita niyo red light. Tapos pagka pinindot natin, yan o. Diba? Mapapansin niyo yung red. Parang kukurap siya. Ibig sabihin, magkukulay green. Pero babalik siya sa dating, sa pagka-standby, red. So, bali ang nangyari, nag-hold down siya. So ayan mga bro, bali ibig sabihin yung nakita natin yung red nagiging green nang mabilisan lang ibig sabihin yung problema natin nasa supply kundi sa primary sa secondary ganun. O kaya naman minsan yung vertical IC mismo kapag hindi naman siya nag-green, bali steady siya sa red kahit na nagre-relay, nasa jungle yung sira. So buksan na natin mga bro. So ito na yung board niya mga bro. So ang first step natin gagawin ititest natin yung B+. Dahil yung B+ niya na dumadaan sa relay. Pero bago siya tumawid meron naman siyang filter dito. So dito matitest natin kung meron na siyang B+. So bago pala yun mga bro, i-shoutout ko muna yung shoutout muna tayo sa ating subscriber kay Trick Tech tsaka kay Mark Haban. I-shoutout ko rin ito si Sanico Justin, yung comment niya ayan, sama ng pagka-convert. Oh, no. Siguro meron siyang technique sa pagmamodify na hindi niya kailangan na i-twist yung mga pin. So kung hindi mo na kailangan i-twist yung mga pin, hindi modification ang tawag doon. Hindi rin conversion, kundi replacement. So balikan tayo sa ating ginagawa mga bro. Bali, gagawin natin body ground muna tayo. Tapos, test natin yung B+. So, yun mga bro, naka body ground na tayo. So, isasaksak ko muna. Tapos, mag-test tayo dito sa capacitor sa B+, yung 160 volts. Bali yung unang capacitor, dalawa kasi yung capacitor niya. Meron pang sa pangalawa. Ito yung sa una. Dapat pagsaksak natin, meron na kagad tong B+. Natural na mataas yung B+ nito pagka hindi pa naka-oscillate. So, try natin. Ayan mga bro, bali wala siya. Ayun, nagkaroon tapos bumalik. So, ibig sabihin, yung capacitor na to mismo, sira na to. Kasi dapat meron yan eh. So, try muna natin siyang palitan. Baka yun lang ang dahilan kaya siya nag-hold down. Ayan o. Mababa yung B+ niya. So, try muna natin palitan. So, ayan mga bro, para sigurado i-test natin sa ESR meter. Tututok ko na lang kasi itetest ko yung mismong capacitor na sa B+. Ayan, bali wala siyang reading, di ba? Ibig sabihin, open na siya. Hindi siya high ESR, kundi open.
siya mga bro. Ang value niya 160 100. So ito yung nakuha kong pamalit. 160 100. So yun mga bro, napalitan na natin yung 160-100. So test uli natin yung B+. And naka 250 volts uli tayo. 250 volts DC. Sasaksak ko na mga bro. Yun, meron siya 1. Yung tumataas. Try natin i-power. Yun mga bro, meron na siyang nag-power on na pala siya. So, ayan mga bro yung display niya. So bali yun lang pala yung sira niya talaga, yung capacitor sa B+, yung 160-100, yung sa yung unang capacitor. Dalawa kasi yan eh, yung isa ito pagtawid na nung relay. So buti hindi na tayo pinahirapan ngayon mga bro. Bali next time na maka-encounter kayo eh, meron na kayong idea. So bali itong ganitong klaseng TV yan, bali yung ibang capacitor sa primary niya eh papalitan ko na, kasi kapag ka ganitong luma na yung TV madali siyang bumakjab. So ititest ko pa yung ibang pyesa sa primary niya, lalo na yung mga capacitor, tapos hihinangin. Sana ganun din gawin nyo next time mga bro. Pero bago kayo maghinang yung burst filter, siguro din yung wala na siyang pondo. Yun lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood.